Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsasagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanina si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggigilanas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lakasan ang loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Pinapakalma ni Jesus ang mga apostol na nababalot ng takot. Buong akala nila multo si Jesus. Sa nangyaring ito, may kitang hindi paganap na pamilyar ang mga apostol kay Jesus. Pagkatapos siya magpagaling ng mga may sakit at magpakain ng mga tao, nanatiling karaniwan pa rin ang tingin ng mga apostol kay Jesus. Hindi pumasok sa isipan nilang may hindi pangkaraniwang kapangyarihan si Jesus at maaari siyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Sa kabilang banda, nakatuon lamang marahil ang mga apostol sa isang bagay, ang kanilang kaligtasan. Napangunahan sila ng takot dahil sa malakas at salusalungat na hangin na nagbabantang magpalubog sa sinasakyan nilang bangka. Dala ng matinding takot, hindi nila nakilala si Jesus at hindi rin nila naisip ang pagliligtas na maaari niyang gawin para sa kanila. Pagsasagawa. Sa susunod na dumaan ka sa matinding pagsubok, pagnilayan mong muli ang bahaging ito ng Ebanghelyo at magtiwala ng lubos sa salita ng Panginoon. Huwag kayong matakot.